What's up guys? Welcome sa part 2 ng aking gaming room renovation. Medyo natagalan na ako ayusin dahil medyo marami rin ako parang trabaho. And ngayon na-install ko na aking mga cables at na-organize ko na rin ang aking cable management. Na-install ko na rin ang aking mga LED lights. Kung makikita nyo, ayan, lumanda na siya. And ipapakita ko sa inyo kung paano ginawa ko sa aking cable management para magkaroon na rin kayo ng idea. So sa ngayon, in-unplug ko muna ang aking mga cables para mas madali siyang i-organize. And mas madali rin yung madedetermine kung saan nyo pa dadaanin yung mga cables, kung paano nyo sila i-organize, kung anong cables ang pagsasama-samahin nyo. So mas mabuti na rin yun, unplug nyo muna lahat ng mga cables nyo, mag-start kayo sa umpisa para mas madali nyo maiayos yung gusto nyong cable management. Para sa materials na ating gagamitin sa cable management, unang-una ang 3M tape. Pwede kayong bumili nito sa hardware. Mas mapapamura kayo dahil pwede kayong bumili ng tingi-tingi. Or kung kinakailangan nyo ng mas marami, pwede kayong pumunta ng Ace Hardware para mas makamura kayo. Kasi mas makakabili kayo ng isang buo doon. And then, unlike sa tingi-tingi, malaki ang patong. And then, meron din tayo ng cable molding. Pag maghahanap kayo sa hardware, yun yung sasabihin yung name. Kasi yun yung pangalan ng product nila. Pero commonly tawag talaga sa kanya is cable raceway. And then lastly, kailangan nyo ng lagaring bakal. Yun yung gagamitin nyo pang putol para sa cable molding or sa cable raceway natin. So una, lalagyan natin ang 3M tape itong extension ko. And pwede nyo rin to gamitin sa mga AVR, sa mga USB hub. Dahil yung 3M tape na to ay sobrang kapit. So kung makikita nyo dito, kaya niyang i-hold itong extension na meron tatlong power adapter ng aking mga monitors. And lastly, para sa ating cable management tips, pwede kayong gumamit ng mga cable strap kung sakaling hindi kayo makabili ng cable raceway or ibang mga materyales gaya nitong ginamit ko. Mas mabuti na rin yung cable strap para hindi nakalaylay sa sahig yung mga wires nyo. And para sa last part ng aking video, gagawa tayo ng DIY wall art sa susunod na episode na ilalagay ko dito sa taas ng ating setup. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin, kung anong trick ang ginawa ko para mas makamura kayo instead na bumili kayo ng mga mamahaling canvas. And that's it para sa part 2 ng ating gaming room renovation. So stay tuned, mag-subscribe, and salamat sa panonood.